pa, magandang hapon. Ito nga pala yung una naming vlog. Gusto lang naming ma-share yung aming kakaunting kaalaman sa pagdating sa technical. Kung sakali man kami may nasabing hindi tama, pwede naman kayo mag-comment at sasagutin namin sa inyo para paliwanag namin. Kung may mga katunungan din kayo, pwede nyo rin i-request sa comment section. By the way guys pala, magbubuo kami ng differential ng D-Max 4x4 siya. Yang ang problema nito ay humming noise. Pero na-inspection na namin sila, nalinisan na rin namin. Kaya pala, bigyan namin kayo ng tips lang para trabaho nyo yung maging pulido tsaka hindi kayo, hindi na ubos yung oras nyo dapat. Bago kayo mag-umpisa ng trabaho, ihandaan nyo na yung mga kakailanganin yung mga gamit. Ito yung mga nakahanda na namin mga gamit. Ito ay dial gauge para ma-check namin yung mga backlash at fluctuation ng gear. Itong 17 socket. Hexagon type kasi hindi pwede yung maraming kanto. Tapos puller, gagamitin namin siya sa pag tatagkal ng bearing. Ito yung siyang puller. Loctite. Yung Loctite gagamitin namin ito para sa kuha ng ring gear bolt para hindi na siya kumalas. Tapos mag-umpisa na kami guys, tatanggalin na namin ni tropang JR. Pakita mo si tropang JR. Ang aming tropang JR. Dito kalapit tropang JR pa kung ano. Ang vlog. Siyempre, kailangan natin ihanda ang palagi. Lagi tayong malinis sa trabaho, basahan, laging punas-punas. By the way, mag-umpisa na nga pala kami. Ito kasi na-dismantle na namin eh. Na-finalize na namin yung paglilinis nito. Ito nga pala yung side gear bearing. Ito yung inner ace. Ito yung outer ace. Dalawa sila. Tapos ito yung bagong side gear. Dalawa siya. Tapos dalawa ring pinion gear. Bago rin siya. Saka itong dalawang side gear washer. Itong pinion, hindi na namin tinaggal kasi wala naman siyang problema eh. Bali, ang assembly na lang namin ay itong ring gear. Tapos mag-adjust na lang kami dito sa side gear at saka sa pinion gear. Guys, mag-umpisa na kami, tatanggalin na namin itong side gear bearing. Kasi papatan na namin siya ng bago. Kabit na namin siya guys dito sa bench. Ano, kabila lang. Mapunglat din. Gamit kami ng paliktari ng vlog. Para yan, nahin yan para kumasya. Sige. Ha? Oh, yun o. Ang ganda. Guys, mag-install na kami ng bagong side gear bearing. I-refresh na namin ang aking katropang si tropang JR. Guys, kakabit namin yung spacer. Spacer kasi ito para sa adjustment ko yan ang pan. Hindi kasi ito ang contact eh. Isang piraso lang siya guys. Yung panagyan ko. Yung pinamit mo. Of course guys, karaan natin ng konti ng pampadulas. Lubricant. Okay. Ready to go.
Pe-press na natin, guys. Bearing pero kailangan yung bagay kanya para hindi ko mama kapag hindi natin kanilagay kailangan guys lalagyan natin ang parang adapter dito sa kabila natin nyo guys dapat itong mga side gear bearing hindi siya magkakahiwa-hiwala yung mga bearing yung original na inner rate tsaka outer rate dapat mayroon lagi siyang magkasama so para makuha natin yan lalagyan natin siya ng marker. Kasi baka pagkakabit natin, magkapalit siya. Mali yun guys, dapat magkasawa siya. Hindi siya magkapalit-palit. Kahit bago siyang bearing, dapat yung magkaasawa pa rin siya. You should not trip interchange the bearing. Ngayon lang. Guys, lalagyan natin itong kabila. Kailangan kasi niyan, lagyan natin siya ng adapter dito kasi hindi siya pwedeng i-press na nakalapat to, masisira yung bearing niya. Kailangan, gito natin siya guys. So, panghawak niya. Para safety. Kumbaga, tatama yung press niya sa comb. Yan. Lalangin siya natin guys. Special siya, tatlo. Washer dito sa tatlong dito side na to, tatlo yung washer niya. Sa dalawa, tatlo. Okay guys, kakabit na namin yung pangalawang side bearing. Una, muna, uli. Para lang siya lumapat guys. Tapos, abat. Nagdaan isa. Yes. Okay. Yeah. Tama. Medyo maabang set ito guys. Kaya medyo
kapin. Commercial guys. Kasi hindi na namin ito nilagyan ng mata kasi meron namang mata yung kabila eh. Ngayon guys, kami magkakabit na nito. Guys, here sa aking hindi, hindi ako magkakabit mo na ang aulo tayo. Magkakaroon kami ng concept, aulo mo niya. Medyo umakbo nga tayo ng 5S. Ipit na tayo. Ngayon may pa-contest kami guys na kung sino yung makakapit nito ng mas madali, makakaroon siya premium ng 10 real guys. Ito yung guys at taya. May pa-contest kami guys na kung sino yung makakapit ng mas mabilis, may premium siya 10 real. Ah, Nasim! Contest fee, Tal! Tal! Talas, mabilis sila. May timer. Lalo si mga nakap pala. Chad Gim, Pinyon Gim. Baden, lalo si... Guys, ito yung aking mga friend, katropa. Come, one. Come. There is price, 10 real. Jerry Ben. Oh. Jerry Ben. Jerry na. No, Jerry, Mama Jerry. Mama Jerry. Aywa, we have timer, ha? Only... Yeah, tengok orang yang lama. Ya, kita ni kawan mana tanya. Only one minute, ha? Ini bukan fix this one. Dan saya kira ini dia bukan ini tu dia. This one up, this down. You have to install this one. Hold two first. Also this one here. And this one here. Okay, timer. You will set the timer, guys. Kung sino yung mga... It's our technician Nasim, technician Suresh. Jari! Mama Jari, Tal! Tali na, Tal. Time. Timer. Asal real. Kita, time. Ada, ikna rakap ada hina. Min? Wide one hit. Wide one hit. One minute. Ada, one minute. Time. Aywa. Silo, pulos. Aywa. Ha? Bisa winangkes time, 10 real. I'll make it 2 minutes. 2 minutes. Make it 2 minutes. 10 real. 10 real. Bye bye. Bye bye. 10 real. Bye bye. Aywa. Aywa. We will just sit guys if you don't know, if they know how to install the side gear, if you need for this type of differential. But then, ano sabi talent kept?
Bye bye Tendrial. Bye bye Tendrial. Isa. Esrin Dakika, Esrin Dakika, bye bye Tendrial. One, two, three, four, five, six, seven, bye-bye. Bye-bye, Tendrial. Next. Bye-bye. Next, next now. Next time, return to my again. Back to... Okay, Ro. Back in the scene. Next! Okay, Ro. Next, no, okay. Mr. Nassim! Timer! 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 Start now! Apa yang namar, ha? Apa yang namar? Na-na-na-na-na-na! Woohoo! Woohoo! Nasib. Bye 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 bye. Terima kasih. One, two, three, four, next. Sures,
Bearing, bearing. Put press in the center. Half six.
Ah. Yeah. Rutin. Kala. Ala tour center. Pa. Sini. Center. Pasta capada. Yeah, lower in upper, and then yeah. Put in the center here. Yeah. Center, then rotate. Because if you want it is advanced to leg, when you rotate, it will not be aligned. Before only one teeth. But on that procedure, you cannot bear, you cannot install that one. You put here, no. Yeah. Bear this one very easy. Put here, rotate. It's very easy. Very easy. Alas. Side gear at saka pinion gear at saka shaft, kakabit na namin guys itong pin, papanchar na lang namin. Kailangan yun guys, pagkatapos ng kwan, kailangan ilalakad mo siya. Kasi pag hindi natin ilagyan guys ng ito, sumilipad na lumabas yung pin na yun. Okay guys, tapos na tayo magkabit ng side gear at saka pinion gear. Sunod natin yung kwan ay magkakabit tayo ng ring gear. Tsaka guys pala, isang tip ko sa inyo kung paano nyo malalaman yung pag tinanong kayo kung ano yung gear ratio ng differential. Unang-una, bibilangin nyo yung bilang ng ngipin ng ring gear tsaka yung bilang ng ngipin ng pinion gear. So tsaka guys, ang pinion gear. Ito yung pinion. Guys, pinion. Ito naman ang ring gear. Para hindi kayo malito, maglagabit tayo ng kuwan marker. Bibilangin natin ang kung ilan bilang ng ring gear. Isa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 43 guys ang bilang ng ngipin ng ring gear. Tapos naman ito, pinion. Ay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 guys ang ngipin ng pinion. Ibig sabihin nun, ang kwan niya, 43, 11. Ang gear ratio niya 43-11. Para makomment total nun, divide mo lang sa 43 by 11. Doon mo siya makukuha guys yung gear ratio niya. Okay guys, magkakabit na kami ng ring gear. Ito nga pala guys, pag magpapalit kayo ng ring gear at saka ng pinion, dapat nakaset siya. Hindi ka pwede magpalit ng ring gear na iwalay tapos iwalay ng pinion. Dapat yan set. Magkasawa siya, hindi sabi pwede magkahiwalay. Kasi pagka, kasi during sa fabrication guys ito, magkasama na siya, magkasawa na siya. Kahit bumili ka ng bago, kailan magkasawa na siya. Kahit kung hindi ka pwede magkahiwalay siya. Okay guys, tip lang namin yung guys. Magkakabit na kami ngayon ng green gear. Kakabit na namin sa kirayer niya. Okay guys. Mag-initial muna tayo ng panito.
Tapos maglalagay kami ng marker para mabalansi namin yung... Palalapatin lang muna namin guys yung window sa housing niya. Katapos namin guys ng palapat, maglalagay kami ng initial stocks nito kasi ang maximum stock nito ay 11 kg, so 100 kg. Okay guys, napalapat na namin. Tutundo na namin yung stock rates, yung specific stock niya. Nakalagay dito sa manual, 11 kg. Yung pagkatutrup guys, hindi naman sa pwede bibiglayin mo na isang beses mula 11 kg kagad, lagyan natin doon sa agato. Tapos maglalagay tayo ng marker. Hindi mo siya pwedeng bibiglayin na 11 kg kagad, dapat at least 3 step ka. Ngayon guys, magtutrop na kami ng ring gear. Pero guys, mag-initial muna kami tapos magpa-marking kami. Sige bro. Kasi ang panito, ang maximum torque ng bolt niya is 11 kg. So, bibigyan na namin kay guys ng tips. Maya, hindi, pagkahalabaw, 11 kg yung maximum torque niya, huwag niyong bibiglayin. Dapat at least magkuhan kayo ng 3 step. Ano ba? So, 3 kg, tapos 6, tapos 11 na. Yun ang gagawin natin. Mag-initial tayo ng 3 kg muna. Okay. So, tapos maglalagay tayo ng marker. Initial. Ay, or dapat din bro, may kuwan niyan. Pagkakabit, nag-hit ng tornillo, may kuwan din yan. May directionality din yan eh. Dapat pag ganito. 1, 2, 3, 4, paikot bro. Sige bro. Dyan, tama dyan. Tapos dito. Dito. Tapos dito. Tapos yan dito. Yan, parotate. Hanggang circular motion lang din siya. Yan. Tapos dito. Hanggang mabuo mo yung circle niya. Tapos i-circular mo na. Hindi, pagka na-completo mo na siya, ipabuoy mo na. Yan. Kasi nandito pa niya. Napaka-importante guys na nagkaroon kami ng initial na 3 kg, mamarkingan na namin siya. Kasi ang importante sa marker kasi, para hindi mo, para sigurado ka na wala kang malalagpasan na tornillo. Kasi pag hindi mo siya minarkahan, may posibilidad na may malagpasan kang tornillo. Kailangan, guys, to make sure that you already completely tighten the bolt, kailangan niya pare-parehas ang position ng kanya, ng marker mo, pagkatapos mo mag-torque. One direction lang siya. Pagka nagkaroon ng iba, ibig sabihin nun, hindi siya parehas ang pagkahigpit pa niya. May nalagpasan kang bolt.
The same direction pa rin guys, mag-umpisa kami dito, papaikot yan. Ngayon, 7 kilograms nang ka-apply naming torque niya. Hanggang makumpleto namin yung 11 kilograms. Seven. Guys, andito. Nice. Okay. Kami dito. Para balansado siya. Tapos dito na. Dito. Dito na. Hanggang makompleto mo sa magsisirkulat ka na. Okay, try mo na, kompletuhin mo na. Pa-rotational. One. Okay guys, natapos na namin 7 kilograms. As you can see, pag may marker siya, pare-parehas yung alignment nung pan niya. Nung marker niya kasi pare-parehas na yung torque niyan. Sige bro, final na natin, 11. Mag-umpisa tayo ulit rito. Number 1. Mag-umpisa ulit tayo rito. Final torque na siya guys. Final torque na yan guys, pangatlo na yan, third step. Hindi mo na dito. Ayan guys, mga katropa, tapos na namin i-abit yung ring gear. Kakasi na namin sa housing niya, sa carrier niya. Kaso i-set up muna namin. Ito guys, kasi na-set up na namin yung pinion gear eh. Hindi na namin ginalaw. Kakabit na namin yung natatanda nyo guys kanina nagmarka kami ng bearing kasi hindi po pwede pagpalitin yung mga bearing sa original niya. So hindi po yung marka kanina ito siya, kailangan ilagay natin dito.
at ito namin guys. Ito guys, walang adjustment dyan. Fix na siya. Ang nagdadala lang guys ng foot contact niya, nag-distansya dito yung mga waso na nilagay namin kanina. Ibang differential, may gasan sa dito. Pero ito light duty lang siya. Fix na siya. Wala ka ng adjustment na gagawin ha. Kapag sinabit mo itong ringgir dito, tsaka sa pinggir, wala ka nang adjust kasi meron na siyang washer dito eh. And guys, magkakabit na kami ng cup. Bearing cup. Ito guys, kasi bearing dapat kapag sa during this month of injury, dapat lalagyan mo siya ng marker. Pakita mo guys. Dati, nagbago namin kinaklas siya. Nakita nyo, nagmarka kami dito. Dito po, pakita mo yung marker. Dito yung marker. Dito ang marker. May marka siya. But just in case na nagpa-plano kayo, hindi nyo magpa-plit ang bell, during this mountaining period, dapat magkakasama siya. Pag kinaklas nyo itong bearing cup, at saka yung bearing outer ring, dapat magmamarka kayo magkakasama dyan para hindi siya magkakabalik pa rin. Okay guys, kakabit na namin. Kakabit na namin guys. Kasi hindi siya pwede magkakabalik pa rin. Palapatin lang natin guys, tapos natin. Susupatin na natin ngayon yung backlash niya. Okay guys, tapkanin natin. Ngayon guys, i-present up na natin ito. Dial gauge. Mag-set up tayo ng dial gauge para makita natin yung backlash. Supposed to be magsusuka tayo ng dial gauge. Ang nakalagay dito para makuha natin yung contact niya
telepon Chatting ke terapi UM yang black backlash-nya. Tumpukan hati guys, sembilan. Guys, mungkin saya tak nak menang. Saya di ponnya baklas. So guys, dapat naka point 01 yung ban mo, yung micrometer mo, dahil din yung pala. Tumpus. Then following the dive, and that's one. Set up the problem. Oh. Very malog guys, kaya medyo nagpa-practice yung now. Naka-zero na tayo. Titingnan natin yung backlash nung ng pinion at saka ringer. I-focus natin siya guys. Lukatin natin kung ilan ang follow niya. Hawakan natin to. Ito malaki. Alip natin. Guys, ito malaki. Okay, 18. So, ilan siya bro? Ilang reading niya? 13. So, pasok siya ang spec niya guys. 0.13 ang pan niya. So, yung foot contact niya, tsaka foot on yung backlash ng pinion gear, tsaka ng ring gear, okay lang siya. Pasok siya sa spec niya guys. So, pwede na natin siyang lagyan ng cap niya. Okay guys, let's see. Dito ba ka? Oh,
One can take care. What? Hindi pala yung check naman tayo company natin. Si Siren, MJ. Ada yang sedikit mudion, mabih aja. Ini salonin mesin first, ini sistem. Mr. Ammar! Masya Allah, tabarakallah. Woi, sini. No, no, don't stand immediately. Three steps. Divide it. Four. Guys, na-fix na namin yung pan lahat. Ngayon ito, check na lang namin itong fluctuation ng ring gear. Napaka-importante guys na ma-check mo yung fluctuation niya. Lagi magandang yung pan. Ayan. Buka natin guys. Oh, camera. Oh. Bago ba? Kasi magkahina na siya. Magkahina ng fluctuation naman ang gear. Ayon din sa fluctuation niya, kailangan na kaya-set na kami guys ng iwan. Dahil din ko din.
Kasihan, tetap menarik bangetnya. Kasihan, tetap menarik. Jika dapat simpan yang akan dilakukan, syukur semangat. Guys, ini no, naka-serious siya. Naka-team siya sa 0.1. Minsan, naka-press yung button niya doon sa 0.1. Okay? Kutin na natin, guys. Kutin na natin yung fluctuation niya. Nalagyan natin ng option, 0.1. Ito yung after natin. 10.A niya. Nalagyan natin 0.A. Okay. Tignan natin guys kung saan siya ang lalaki. Ngayon, ikutin natin dahan-dahan yung malinis na yan guys kanina bago namin kinerpam yung tignan natin kung saan nakalaki yung travel niya. Aga may balik natin yung guys, naka-perfect na kami ng quality na ng side gear. Ang fluctuation niya 0.3 lang. So, pasok pa siya guys sa standard. Okay ka ang fluctuation ng side gear niya. Ayun mo? Okay, ngayon guys, inspection naman natin ngayon. Pasunod natin guys ngayon. Nakatapos na tayo ngayon. Ni-run out na natin yung ring gear. Ibig sabihin yung fluctuation niya, okay siya. Hindi siya oblong yung ring gear. Pasok siya sa standard ng kuha niya ngayon, guys. Para matetermine naman natin yung kuha ng contact sa ring gear at sa pinion gear, maglalagay tayo dito, guys, ng grasa o kaya pintura. Dito sa manual, kailangan tayo maglagay na at least guys, manual natin, inspection na natin ang manual. Kasi kailangan na pa-importante guys yung mag-tukan tayo sa manual. Lalagyan natin itong ng rasa para inspect natin yung torque contact naman sa pinion. Para makita natin guys kung saan yung tama ng gear niya. 7 or pick up yung machine. 7 feet. Yes, now rotate. Pin your hands. Yeah. Yeah, guys, okay. Tama na. Inspeksyonin natin yung tinamaan ng gear. Kung makikita nyo, tama lang dapat na nasa gitna niya.
supposed dapat siyang nasa gitna siya. Tama yung takain niyang yan. Pag dito sa tumama, sabihin kailangan mo pang i-adjust. Ikukan mo yung, ilalayo mo pababa yung pinyon. Dito dapat standard yan, guys. Itong pinakang kuhan yan eh. Itong tama niyan, thought contact. Itong pinakang tama niya na ng contact niya, guys. Dapat nasa gitna siya. Almost 90% nandito siya. So, guys, tapos na itong na-assemble naming differential. Perfect siya, guys. Pumasok sa lahat sa mga specification ng inspection. So, okay na ko, guys. Tapos na to. Ito na muna, mga katropa. Bye! Bukas, guys, susunod namin ito. Kakabit namin sa sasakyan. Papakita namin sa inyo kung paano pagkabit sa taksyan. At the same time, i-road test namin. Okay, guys. Bye. Ito na muna.